Yan, so nakita niyo po ba ang slides ko? Yan, okay. So actually guys, napakadaming klase ng closing techniques, as in literal. Okay? Marami to talaga. Pero sampu lang pag-uusapan natin ngayong gabi. Kasi paglalahatin natin, baka hindi tayo matatapos, mga kapatid. Di tayo maka-invite at prospect. So ngayon, we will talk about 10 ways how to close the deal. Okay? So remember, hindi lang ito ang way. Okay? Pag diniscuss ko mamaya, ay grabe, hindi tinuro yan ni Apply. O iba yung turo ni Apply, mali si Apply. Hindi. Hindi lang ito, marami pa, okay? So ito po ay karagdagan sa inyong kaalaman. O, yan. Okay, so pag-usapan natin, ano yung 10 ways para makapag-closing ka? Sino po dito ang nahihirapan mag-closing? Alam mo yun, na-master mo na yung presentation, ang galing mo na mag-ABC, pero sa closing, hindi mo napapasali. Meron po ba tayong ganyan, nahihirapan? Ayan, so I really hope na may mapupulot ka ngayon sa pag-uusapan natin ngayong gabi. Kung ito ang iyong weakness, okay? Makinig kang mabuti, okay? Pakinggan mo mabuti at tandaan mo at i-practice natin, okay? So, reminder lang po, iwasan natin ang screenshots and video. Kung meron ka mang screenshot, huwag mong i-post sa social media wall, okay? Pwede mo share sa downline mo, okay lang? Huwag din natin ipopost sa YouTube na public, okay? Kasi ngayon po, medyo mahigpit ang mga nag-check. Baka may mabanggit ako eh. Alam mo naman, minsan na-excite tayo, di ba? Maawa kayo sa akin. So, may mami may mabanggit ako na, alam mo yon, hindi pasok sa ating ethics, o di ba? Kaya, huwag na lang natin ipopost sa public. For our use, ang purpose nito is hindi para sa prospect. Malalaman niya pa kung paano ka mag-close. Huwag mo lang ipaalam. Ang purpose nito ay para sa iyo at sa iyong downline, para ikaw magkaroon ng bagong downlines. Okay, nagigets niyo po? Okay, wag lang yung Jamin Franklin close mo ako, no? Di ba, wag mong papaalam yun. Kaya sa inyo na lang, mga kapatid, okay? Alright, so ngayon, before closing, konting reminder lang, okay? Ito ha, gusto ko lang pong i-emphasize sa inyo. Maling mindset na upline lang ang nagpo-close. Okay? Yung pong tandaan ninyong lahat. Kung ikaw ay baguhang member, di ba ang mindset, ay, kailangan nag-a-post ko din yung director ko, upline o silver. Yes, makakatulong mga upline. Huwag kayo mag-alala. Okay? Yung mga upline natin, nandyan yan, willing ka, tulungan ka, etc. Pero yung mindset na hindi mo kaya mag-close, kasi upline lang ang kaya mag-close, maling-mali. So ngayong gabi pa lang, burahin mo na yan sa alaala mo. Okay? Bakit? Walang ibang makakapag-close ng deal kundi ikaw. Ikaw nag-invite doon eh. Sino ba mas napanipaniwala, di ba, ikaw? Kaya ako ha, ako tatanungin. Ang closing, napaka-importante skill po yan ng bagong member. Katulad ng presentation at ABC opening. Hindi po kailangan ng rank dyan. Nagigets mo, huwag mong isipin na gold lang makakapag-close. Nako, hindi available si upline. Hindi na lang ako mag-i-invite kasi walang magpo-close. Okay, mali. Tandaan mo ang closing, okay? Kahit kakasali mo lang kahapon, pwede kang mag-closing. Mas powerful nga pag ikaw nag-close kasi ikaw na yun eh. Nagigets mo, well, ikaw na yun. Di ba? Ikaw na reason. Bakit sasali ang guest, hindi dahil sa upline mo, tandaan mo yung upline mo, hindi naman nakilala yan. At the end of the day, ikaw ang kilala, sa'yo may tiwala. Kaya kung magagawa mo ng closing on your own, kahit ikaw ay bagong member, maniwala ka, mas effective pa yan. So hindi mo na kailangan mag-aantay ng mga upline, ng mga director. Kung nandyan si upline mo at tumulong, ay di winner, ikaw na ang pinagpala. O, di ba? Pero kung wala at hindi available, tandaan mo ang upline mo, daming up-downline yan. Ikaw, isa lang upline mo, maawa ka naman. Hindi naman sampung bunga nga niya para sabay-sabay kayo magpa-closing. O, di ba? Nagigits niyo. So, kailangan mo siyang matutunan. Importante siyang skill para siyang opening, para siyang ABC, para siyang presentation sa bilang bagong member. Kasi napapansin ko, dati, ang mindset, may mga rank inaantay pa, pag wala si Apply, hindi nakapresent, hindi po ganyan. Kaya mo. So ngayon yung pag-uusapan natin is kahit ikaw, kahit madaling araw, di mo nakakalapagin mga tao para magpakusing, kayang-kaya mong i-close ng ikaw lang. At huwag mong isipin na kailangan mo ng malaking resulta. Ito na naman yung mga mindset. Okay?
ah, hindi pa ako kumikita ng malaki, so hindi ako makakapag-closing. Kaya wala kasi ako mapapakitang resulta. Kaya hindi ako makapag-closing. Guys, hindi lang resulta ang pinangko-closing. Yan ang tatandaan nyo. So ngayong gabi, pag-uusapan natin kung ano mga pwede mong sabihin na hindi mo kailangan ng resulta para sa mag-closing. Paano kung kakasali mo lang kahapon, wala kang mapakita? Yun lang ba ang basihan? Guys, hindi lang yan ang reason bakit sila sumasali sa'yo. Okay? Yun natatandaan nyo. Kaya kung ikaw ay bagong member, huwag kang madidisheartened, ha, hindi ko kaya bago ko wala akong mapapakitang result. Di lang nga resulta. Hindi lang yan ang reason kung bakit sila magjo-join sa'yo. Okay? So yan po ang tatandaan nyo. So before closing, closing is the most important part of presentation. Be sure you have time for it. Huwag kang masyadong bumabad na 2 hours ka na nagpe-present. Diba? Bakit? Iniisa-isa mo pa ang molecules ng vitamin E. O huwag na pong ganyan. Huwag niya nating lituhin yung mga prospect natin, ito tandaan mo, kahit isang beses ko i-present yan, di niya maalala yan. Kaya huwag mo nang i-explain kung ano ang chains, molecular bonding ng mga vitamin C ng policy natin. Hindi na po, ay, basta basic information sa presentation, haba ang mga closing kasi yun ang importante, okay? Ang ABC at closing, importante po yan. Okay, rule number one, be prepared. Of course, dapat ready ka. Okay, ano may mga... Ano yung mga forms mo, yung mga presyo mo? Sali-sali na, hindi mo alam presyo ng 3BC. Ah, patay! Kakalampagin mo pa-apply mo. O, di ba? Kapalat! Pag ibang bansa pinresentan mo, tingnan mo yung presyo. Alam mo na dapat prior ka mag-start. Magpe-present ka pala, wala kang slide. O, di ba? So, dapat be ready. Okay? Paano? Attend training, katulad nito na ginagawa mo. Hindi enough na attend lang ng attend ng training. Mag-observe ka ng tunay na closing. So pag ang apply mo, may guest, may presentation, may mga group presentations kayo, minsan wala kang guest, hindi ka uma-attend. Maling mindset, kahit wala kang guest, umattend ka kasi kailangan nag-o-observe ka ng mga techniques. And last but not the least is practice. Hindi naman pwedeng kinig lang ng kinig. Hindi mo siya mamamaster nang nanonood ka lang. Ang lahat ng bagay, presentation man yan, inviting man yan, whatever, hindi yan namamaster na nakikinig. Namamaster yan sa paulit-ulit mong ginagawa. Okay? There's no other way. Walang shortcut po sa negosyo na to. Okay? Kaya ito, sino dito ang napapaisip, bakit ganun? Yung mga apply ang galing mag-present. Bakit ganun? Yung mga ruby, gold, emerald, and diamond, ang galing magsalita, ang galing mag-training, ang galing mag-present, mag-closing. Bakit? Eh, mga kapatid, ilang libo bang prospect kasi ang pinresentan nun bago umabot sa level na yan. Nagigit po ba ako? Kaya, practice ang lamang. Kaya kung ikaw ay gusto mong humabol sa skill ng mga tao na may success at resulta sa'yo sana, practice ka din. Okay? Katulad nito, nagte-training ako. Sino dito ang napapaisip? Grabe, kailan kaya darating ang panahon, ganyan din ako mag-training? O, di ba? Meron po bang ganyan mag-isip? O, di ba? Paano kaya yung darating panahon, ganyan ang mag-training? Ay, hindi ko na mabilang kung ilang beses po pong tin-training. O, di ba? Ganun po talaga. Kaya kailangan po mag-practice tayo na mag-practice. Okay? Next, ensure an open mind before closing. Anong isasara mo kung walang bukas? Siguraduhin mong bukas. Kasi kung hindi bukas, walang matara. O, di ba? Ensure an open mind. Open mind. Make sure muna open mind client mo. Nag-ABC ka ng tama. Advisor, bridge client. Ano po yung ABC? O, eto. Pag hindi mo alam ang ABC, PM mo si upline mo. After this training, tawagan mo, magpaturo ka. Kailangan pong ABC. As in, minsan, sa galing ng ABC, wala pang presentation, sumasali na. Kaya kung malupit ka mag-ABC, tapos na ang laban. O, di ba? Minsan, ABC lang din talaga eh. Form. Ano po yung form, di ba? Alam, assess your prospect. Alamin mo naman ang detalye. Alamin mo yung mga importanteng, yung mga importanteng details. Family, occupation, recreation, message. O, di ba? Alam nga, presentan mo, hindi mo alam kung anong gusto. So, kailangan nakapag-form ka. May bala. O, di ba? Importante yan. Rapport. So, dapat medyo okay yung rapport nyo, kapalagayan. Ang hirap i-close ng minded ng isang, nang i-close ang tao, pag close-minded pa siya. Alam mo yung, naalala nyo pag nagla-live presentation tayo, o diba, dati. O ngayon kasi online na lang, mukha-mukha na lang, no? Okay. Minsan meron pang video na, yung alam yung thumbnail, diba, picture niya, video, kala mo gumagalaw, yung palat, video lang yun. Minsan ganyan pa, no?
Naalala niyo dati pag nag-live presentation tayo, makikita mo na kaganoon. Tingnan niyo ako, ayan, nakikita niyo ba sa video? Ayan, ah, ganyan. At ang layo-layo sa mesa. O diba, sinyales, ayaw talaga. So, close-minded. So, kailangan medyo i-open mo, i-rapport mo muna, mag-connect. Hanap ka ng connection, diba? Maghanap ka ng pwede mong ma-appreciate sa kanya. Yung mga tipong, huwag na ang bola at sales talk. Yung sa totoo lang. O, diba? Yung mga tipong ganyan. Okay? So, yan muna ang mga dapat na tandaan. And of course, your story. Mamaya pag-uusapan natin yan. Next, buying signals. Dapat pag nakikita mo lang buying signals. Oh, talagang, diba? Be confident na in closing. So, ano ba yung mga buying signals sa mga tao? Diba? Tinitingnan niya yung visual aids, nagtatanong. Diba? May mga questions. Kaya ako guys, alam nyo, napansin ko sa karamihan ng associates, ayaw nila sa mga guests na nagtatanong. Ayaw nila yung mga skeptic, nagtatanong, tatakot sila. Gusto nyo ba yung walang tanong? Guys, ito lang yan. Pag di nagtanong, di interesado yan. Gusto, inaantay ka na lang niya matapos. So, di ba? Naawa na lang siya sa'yo. Gusto ko na niya matapusin. Yun. Kaya wag kang pumapayag na walang tanong. Dapat mayroong interaction yan. Okay? Nudging agreement, look through the visual aids, titingnan niya, leans forward. Kasi diba pag naka-backward, alam na ayaw. Pag naka-forward, nakikita mo signal na, uy, may interest talaga to. Pick up sa, ito, wala na ngayon kasi online tayo. So wala na mga application form tsaka visual aids. Pero kikita mo yan sa Zoom, diba? Minsan sa camera. Diba, alam nga na nga nagpe-present ka, nagsasaing. O, ba't try mo dyan? Paano buying signal naman yung ganon? Nagigets nyo? Okay. Next, main concerns of prospect. Ito yan. Alam nyo, pag nagpe-present ka, tatlo, apat yung naman pumatakbo sa utak niya ng mga yan eh. Pag nasagot mo yun during the presentation, okay? Kahit hindi mo pa antayin matapos yung presentation, ako ginagawa ko, ABC din. Ano yung ABC? Di ba normal is advisor bridge client, ABC? Ang ginagawa ko, always be closing. Ayan. So every slide ng presentation ko, nagko-closing na ako. Nagigets nyo? Kapag meron ka ng pwedeng isingit na closing, sabihin mo na. Kasi habang nagpe-present ka, tumatakbo yung nasa isip niyan. Ito lang yung mga apat na bagay na iniisip niya. Ano po yun? Will I get my capital back? Makakabawi ba ako? Kaya ko ba? Tutulungan mo ba ako? Sino pang ibang tutulong sa akin? Will I get my capital back? Can I do this? Will it help me? Who else will help me? Yan ang mga umiikot-ikot sa mind niyan. Kaya during the presentation, kung yan ay na-mention mo na paunti-unti na nakasiksik sa presentation mo, nare-relieve siya, di ba? Nawawala yung mga fear. Kasi usually yun ang gusto ma-alleviate yung fear and doubt nila. Okay? Nagigets nyo po? Ngayon, let's go to the 10 ways to close. Ayan, okay? Huwag kayong mag-alala. Bibilisan ko talaga para makapresent ka na. Di ba? Alam ko naman. Di ba? So, okay lang ba, guys? Kaya pa? Baka yung iba, naku, may guess na ako na is o'clock. O, wait lang. Di ba? Kaya pa? O, yan. Punta na tayo sa main topic. Tayo ay nag-uunaga ano pala. O, di ba? Introduction. Okay? Benjamin Franklin Close. Okay? Yun po yung tawag niyan. First way is the Benjamin Franklin Close. Ano po yung Benjamin Franklin Close? Ginagamit yan sa mga buyers na not responding to your auditory communication. Yung parang walang reaction. O diba? Procrastinating. Parang, ay, hindi pa time. Ay, next time na lang. Ay, hindi ako ready. Yung mga ganyang emote ng mga prospect. Hindi maka-decide. Parang hinandle mo na lahat ng objection, hindi maka-decide. Parang hindi niya lang mo, huwag mo sabi straight into your face na no. Alam mo yung mga ganon. So, paano mo gagawin ang Benjamin Franklin Close? Okay, ganito lang po, napakasimple lang nito. Okay, kung meron kang paper, o diba, syempre, teka lang ha, mag-uwalabas ako ng whiteboard. Yan, I hope nakikita niyo na yung aking whiteboard. Nandito. Diba? Kumuha ka ng paper or kung ikaw ay naka-Zoom o diba, hanap ka ng paraan paano mo mapapakita sa kanya ang whiteboard mo. So, pwedeng whiteboard, pwedeng may whiteboard kang literal sa likod mo o diba. Kung wala kang iPad na may Apple Pencil o diba, gawan mo ng paraan. Diba? So, ganito po. Ano yung sabi ko dyan sa slide? List the advantage and disadvantages of sharing the USANA business, of starting ay sana business na piece of paper. So, hindi siya makadecide. Di niya alam. Gusto niya ba mag-start? Di pa siya sure. Wala pa sa time, etc. Daming dahilan. So, kumuha ka ng paper. Lista niyo, oh, sige friend, ganito mag-lista tayo para mas madali kang matulungan kita mag-decide. Isulat natin ngayon, pag nag-start ka ng business, kung mag-start ka man ng USANA business, ano mga advantages
na pwede mong ma-enjoy. In case ikaw ay nag-start ng business at ginawa mo yung business, okay, tuloy-tuloy mong ginagawa yung business, pwede mong advantages na makuha. Yan, sige nga, gawin natin to ng live. Actual, kayo na mismo. Okay? I-chat nyo dyan. Okay? I-chat nyo dyan sa chat box. Ikaw ang guest. Kuwari, ikaw yung guest. Tinanong ka, pag na, ikaw ang nag-start ng sana business, ano yung mga advantages na pwede mong ma-achieve? O di ba, may health, o hindi ko na isusulat ha, ilalagay ko lang yung mga letters. O di ba, health, income, ano pa? Time, ano pa? Ayan, may mga financial, o di ba? May mga ano pa, mga pwede mong ilagay, family, ano pa, debts, hindi ko na sinusulat ha, minimension ko naman, inheritance, okay, ano pa? Okay, travel, ano pa pwede makuha? Growth, di ba? Personal development, ano pa? Di ba? Stay in the Philippines, mag-stay ka na sa Philippines, savings, ano ba? Business skills, yan, ilista mo, palista mo, age, kailangan mo ng mga yellow paper, yellow pad level yung kailangan mo dito. Sa dami ng advantage na maililista mo. Ngayon, pag nilista na, oh, ito friend, ito yung mga pwede mong advantages na ma-achieve pag ni-start mo yung business mo. Eh, ito namang tanong ko sa'yo, friend. Pag ni-start mo yung business mo, ano yung disadvantage? Bigyan mo naman ng disadvantages. Sige nga, kayo yung guest, guys. Ikaw ang guest. Ikaw yung mataray mag nagmamagandang guest na hindi makadecide. So, ano ang disadvantage ng pag-yusana? O, sige nga. Ano yung mga disadvantage? Okay? Ano pa yung mga lagay nyo? Sige, may rejection. O, diba? Lagay natin yan. Sige. O, diba? Introvert. Diba? Rejection. Ano pa? Benta. Ano pa? Mahiyain. Ano pa? Hindi linya. Ano pa? Money. No money. Nalista ko na, ha? Okay? Pagtawanan. Ridicule daw. Doubts. Etc. Discouragement. Tinan nyo, guys, ha? Sa mga tinulat nyo dyan, okay, na disadvantage, yung mag-weigh. I-weigh mo. Marireject ka, marireticule ka. Okay? Pwede mahirap, pwede kang mahirapan, etc. Pwede kang magbigay ng oras, etc. Pero tingnan mo naman yung advantage. Ano yung mas lamang? Di ba? Kung ikaw, nakuha mo yung dreams mo, okay? Pero na-reject ka, sulit ba ma-reject kung nakuha mo naman ang lahat nandun sa advantage? Nag-get nyo? Tapos, ito pa. Pag nilist mo na lahat ng disadvantages dyan, hindi ko makikita ko na kung ano yung drama niya, ano yung rejection, ano yung kanyang objection. Pag nakita mo yung objection ng client mo, edi kitang-kita mo na dyan kung ano yung i-handle mo. Kung mara, sinabi niya, ay, natatakot ako papagtawanan, etc. O di diretso ka na sa handling objection, kasi pag na-handle mo yung objection, o di makikita niya, oo nga no, kaya doable naman pala, oo nga no, yung hint ng takot, pwede naman palang matuto. Pero sulit dahil nagkaroon naman ako ng travel. Nag-get niyo po? Ayan, o di ba? So nakuha niyo. Klaro po ba? Yan, teka, mag-share screen po muna tayo ulit. Balikan natin. Naintindihan nyo, guys? O, di ba? Winner! O, di ba? Ganun po ka, winner ang Benjamin Franklin Close. Diyan kasi, makikita mo kung ano talaga ang kanyang tinatagong objection. Minsan kasi, ay, okay naman, nag-okay naman, nagandahan naman ako, lalala, ayaw sabihin. Pero tignan mo, pinasulat mo yung disadvantage, nakita mo lahat, yung mga fears yan, nakita mo, ma-handle mo yan eh. Once pinasukan mo siya ng handling objection, di ba, masasagot mo yung objection, madadivert mo siya sa advantage, makikita niya kung gano'ng kalaki yung makukuha niya versus sa drama niya. O di ba, nakukuha niyo po ba yung point ko? So, ganun po kaganda gamitin ang Benjamin Franklin Close. Now, mentor, paano po yung handling objection? Ay, ibang training po yan. Hindi po dito yan sa closing techniques. So, attend another session of handling objections. Ibang topic po yon, okay? Ibang topic yan. Next naman, punta naman tayo sa number 2, sudden death close. O, di ba? Ito yung tinatawag na on the spot, di ba? Yung iba tinatawag yan on the spot closing. Sudden death close po yung main natin dyan. So, ano, kailan po natin ginagamit si sudden death close? Ginagamit yan para sa positive at may resources. Gusto na niya talaga, may pera siya. Alam mo yung Gina G. Kumbaga, sa scale of 1 to 10, na ano yung level na sasali ka sa USANA? 8. Ah, yun na yun. Pwede mo nang itadin that yan on the spot closing. Okay? Nagigets nyo? Ito lang yan. Kanina, negative.
di ba, hindi maka-decide, gamitin mo ng sudden death, apatay tayo, hindi effective. Kaya po natin pinag-uusapan yung mga ways kasi para alamin mo kanino bagay, o, di ba? Ngayon, sudden death close, okay? Para sa positive na my and my resources, gustong-gusto na niya, 8 out of 10, gusto na sumali, may pera, may credit card, kapatid. Di ba? Tingin sa nose line, bakit? Huwag tingin sa mata, kasi pag tingin sa mata, baka matawa ka. Yung iba, di sanay mag-eye to eye. Pag di ka po sanay mag-eye to eye, tingin sa nose line, o sa Zoom, o di ba? Mas madali, di ba? Pag sa live kasi yung nose line, kailan ka mag-join? Kailangan meron kang confidence tanongin yun. Ang dami kong associates na nakita in the past, Gina yung client, yun nga ang hindi niya matanong. Ano, ang ganda, no? O sige ha, PM mo na lang ako pag anong decision mo. Ah. Kaya kailangan, pag positive, 8 out of 10 na gusto na sumali, na, o ano, kailangan ka mag-join. Join ka na ngayon, o diba? Merong confidence. Kaya dito sa sudden death close, tatlo ang layers. O, explain ko yung mga layers niya. Pero dapat, may aggression, may confidence. Hindi naman sa pushy. Kung ginabi mo kasing pushy, ayaw na nga, obvious ba? Obvious ba ang daming objection, pinipilit? O diba, yun yung ibang level. Pero ito, Gina Gine, 8 out of 10 na nga, 9 out of 10, 10 out of 10, ilalabas lang yung card. Hindi mo ba, hindi nga. So, kailangan dito, medyo itulak mo na kasi yun eh, may signal na go card na eh. Tama. So, paano po natin gagawin yan? So, ako, ganito ako mag-sudden death close, okay? May tatlong layers kasi yan. Labas ko na para mag-gets nyo. Huwag nyo muna basahin ha, explain ko yan. Ganito, nag-present ka na. Minention mo na yung mga pwede niyong objection, yung may, may mga teamwork, di ba? Tuturuan kung paano magsisimula, etc. Yung mga pwede niyong maging fair, minention mo na yan. Tapos nakita mo, oh, ang ganda, sige. Ganito ang ginagawa ko. Tinatangin mo muna, oh, ano friend? Anong masasabi mo sa company? Maganda ba? Yes. Yeah, yes. Oh, kamusta naman yung products, friend? Maganda ba? Mukhang gusto mo ba siyang gamitin? Oo, ang ganda. Pangalawang yes ka na. Eh, how about dun sa business side? Nakita mo ba yung sarili mo? Nakita mo ba yung potential ng business side at gusto mo rin subukan? Oo, friend, gusto ko yung kitaan. Tatlong yes, guys. Pag nagtangtong sa signalis na yan, go! Laban mo na yan. Push na sa sudden death close. So, ano yung gagawin mo sa sudden death close? Ganito. Yes, yes, yes. Ang ganda ng company, yes. Ang ganda ng product, yes. Ang ganda ng business, yes. Tanungin mo, o, anong nagustuhan mo? One business center or three business center? Three business center? Ay, friend, ang ganda. Good choice. Anong gagamitin mo? Cash or credit card? Credit card, MasterCard or Visa? Visa, oh, tamang-tama, friend. O, sige, ganito. Since naka-online tayo ngayon, nandiyan ba yung card mo, hawak mo? Sakto, pwede ko na kasi i-process ngayon yan. Ha, makausap kita, ini-input ko na yung mga details mo. And then, sakto, magpapadeliver na agad para sa isang araw nandiyan na agad yung product. Pagdating ng product, mag-start na tayo agad ng training, friend. Actually, kahit di pa dumating yung product, pwede ka nang umatin ng trainings para diretso at mabilis agad ang resulta. Naku, friend, na-excite ako. Congratulations sa decision mo na simula ng business. O sige, friend, o ilalabas ko lang yung ano ha, yung mga kailangan. May hingin ako sa yung details. O ayan, type. O ito, ayan, name, friend, anong full name? O type. Kung ayaw niya, o bigyan mo na name sa'yo mag-enroll. Kung ayaw niya, bigay credit card. O di, nag-join. O di, so guys, ako ilang beses ko na pong nagamit si sudden death kahit cold market at effective. O, di ba? Kaya kailangan lang po, alam mo kung kailan siya gagamitin at kailan hindi. O, so ano yung three layers mo? Cash and credit card, close the deal. Eh, biglang bumira. Ay, wait lang. O, di ba? Nandyan ba yung credit card mo? O, tamang-tama, pwede na natin yung idiretso. Ay, wait lang. Naku. Medyo kinakabahan ako ng konti. Excited ako. Kinakabahan ako. O, i-diretso mo si smart positioning. O, di ba? Naku, friend, mag-decide ka kasi mamaya after mo may presentation ako. O, paano ko sumali? Sayang naman yun. O, hindi ko pinapangako sa sali yun na para what if. O, smart positioning. Number three, di pa rin nagpa-close. Close the deal. Number three, di pa rin nagpa-close. O, sci-war. O, di ba? Ano yung sci-war? Di ba? Ano yun? Psychological warfare, may personal touch. Alam mo, ang swerte mo. Alam mo, kasi, man, ikaw yung una-unang presentation today. Babay, may dalawa pa. O, yung mga tipong ganyan. O kaya kung ikaw ang upline, downline ng guest mo, guest ng downline mo. Alam mo, ang swerte mo kasi itong si Juan, bagong join lang to eh. Tapos,
Sakto, grabe. Ang dami niyang prospect. Tingnan mo yung prospect list niya. Ikaw yung unang-unang kinontak. Imagine, ang ganda talaga ng timing. O, mga ganyan. I'm not trying to convince you, ha? Pero, mamaya kasi may mga limang presentation pa ako. O, di ba? Eh, kung dalawa kayo, di ba? May numbers game din to. Sabi. So, yun po yung mga levels. So, first level, pag di mo nasara, second level, di mo nasara, third level. O, di ba? Yun. Naging kasi po. Okay. Yan, sabi dito sa chat, kausapin ko sa husband pa sa decision na yan. Na, kaya, mag-invite kasama agad asawa para hindi sa'yong laway. O, di ba? Minsan, most of the time, tatanungin si asawa, etc. O, di ba? Kaya ako, kasama agad para isahan ang tuhog. O, di ba? Ganyan. Next, number three. Okay, guys, okay pa ba kayo? Masyado bang mabilis? Binibilisan ko lang kasi nga, I'm sure may mga guests pa yung iba. Okay? Number three, cherry blossoms close. Guys, natututo po ba? Natututo kayo? Okay? The cherry blossoms close, ito, ginagamit to. Gusto niya mag-join. Meron siyang nakitang beneficial. Meron siyang nakitang part ng user na beneficial sa kanya. Pero ang dami niya excuse or ang dami niya pang alang nagam-agam. Alam mo mga ganon? Yan. So, doon niyo po gagamitin ang cherry blossoms close. Okay? So, ano po cherry blossoms close? Ito, yung sa mga Jurassic na sa'yo sana at matatagal na sa'yo sana, I'm sure memorize na itong story ng cherry blossom. Pero kung ikaw ay baguhan, pakinggan natin ulit. O, diba? Kakwento ko, pero hindi ko alam kung tama pa yung version ko. Pero ganito din. O, diba? For example, ito, kwento. Kwento ng cherry blossom. Para mag-gets niyo yung concept. Meron isang buyer ng bahay, agent as buyer ng bahay. Yung buyer ng bahay, gustong-gusto niyang tingnan yung bahay kasi gusto niyang cherry blossom tree. Yung bahay na yon katabi yung cherry blossom tree. Kaya gustong-gusto niya talaga yung bahay kasi nandun ng cherry blossom tree. Tapos, eto na, di pumunta na siya sa pinto. Oh, wow, grabe! Katabi talaga ng bahay ni cherry blossoms. I can't believe it na pwede ako tumira sa ilalim ng cherry blossoms tree. This dream come true. O, diba? Di goji na GC buyer. Yun nga na, pagpunta sa pinto, pagbukas ng doorknob, unggan agad yung doorknob. Di pa nakapasok. O, diba? Buyer, sabi, ano ba naman niya? Sabi niyang buyer, ano ba yan? Tira agad. Ano pangit naman ang bahay na to? Tira agad. Di pa na ako pa. Ayan. Sabi ni agent, oh ma'am, hayaan mo yung door na pwedeng palitan. Pero tingnan mo, tingin ka sa kanan. Ano nakita mo? Ay, nakita ko yung cherry blossom. Ang ganda ng view dito. Winner. O, tara, pasok tayo. O, di ba? Nabalik ka naman. Pagpagdoon sa loob ng bahay, o, di ba? Pagpasok na sa loob ng bahay, lakad-lakad, akit siya ng hagdan. Pag akit niya ng hagdan, unang baitang palang, makalawang baitang palang, sira ang stairs. Boom! Pumasok yung paa niya. Ang tirana, ano ba naman quality ang pangit? Ano to? 1970 ba ito ginawa? O, di ba? Naku, ayoko na nito. Kasi hindi pa nga stiran agad. Ay, naku ma'am, yamo, lalagyan natin. Sabi na agent, yamo ma'am, lalagyan natin ng pakapalit na stairs yan. Pero ma'am, tingnan mo. Tingin ka dito sa kanan mo. O, di ba? May bintanang malaki. Anong natanaw mo? Ay, ang ganda ng view ng cherry blossom dito galing sa stairs. Pwede akong umupo dito sa stairs at tignan ang cherry blossom. Winner pala ito. Oh, di ba? Now, pag-akyat, nakalimutan na naman yung sirang stairs. Pag-akyat na sa kwarto, o, di ba? Pagbating sa kwarto, pagpupo agad sa kama, wasak yung kama. Ano ba naman? Akala ko ba fully furnished, sira agad yung kama? Sira lang. Pero anong klase to? Ma'am, hayaan mo, lalagyan natin ng bagong kama. Pero tingnan mo yung bintana, ang laki. Buksan mo. Pagbukas, boom, full view, cherry blossom. Ay, ang winner naman, gigising ako araw-araw, eto nakikita ko, panalo, eto ang gusto ko, o, diba? So, ano ang story? Nakakalimutan niya yung pangit kasi naaalala niya kung ano yung pinakagusto niya. So, yung po, cherry blossoms close, ang magagamit niya, ganito. So, nag-form ka sa client mo. Ay, habang nagpe-present ka ng products, ay, naku, yung nanay ko magagamit. Daming sakit ng nanay ko. Naku, gusto kong ipatry sa kanya to. May diabetes, may high blood. O, hindi ko sinasabing gamot, ha? Baka yung mga disclaimer niya dyan. Pero gusto kong gumamit siya ng vitamin para naman kahit papano gumanda-ganda yung pakiramdam. O, diba? Kasi maraming sakit. Yun yung sinasabi niya. E, pagdating mo dun sa business part, ay, ang hirap.
hindi ko kaya, parang nahiya ako mag-invite, parang hindi ko kaya, yan, ganyan-ganyan, o ano, eto yung mga package, naku, parang, naku, ang parang hindi ko kaya yung business, parang wag na lang, ibalik mo sa gusto niya, anong gusto niya, para sa nanay, o di ba friend, yung nanay mo maraming sakit, di ba gusto mong paggamitin, o friend, ito yung recommended ko sa kanya mga products, blah, 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 tingnan mo, 200 points din naman, sa dami ng products ng nanay mo, 200 points din ang inabot, friend, business center na din, so mag-join ka na din, total, yun din naman ang bibili ng nanay mo, di ba, kahit di mo gawin yung business, gagamitin mo pa rin yung product, so i-join mo, ay oo nga no, total, magagamit ko din naman pala, kasi yung nanay ko nga pa, o sige, pwede na ako mag-join, nagets nyo, so kahit sobrang dami niyang sinasabi dyan, kung nakuha mo kung ano yung cherry blossom niya. Kaya nga dapat ikaw ay mag-form. Pag hindi mo kinausap at walang rapport, how would you know? Ano yung cherry blossom sa tao na to? At kahit iba't-ibang tao, iba-iba cherry blossom. Pag sinabi kong cherry blossom, iba-ibang gusto. So doon mo siya nang doon ibabalik. Nagagets nyo? Klaro po ba? Ayan. Number 4. Ayan. Yes, gumagalaw na tayo. Konting tease na lang. Oh. Mag-stay na kayo. Number 4 na. O, di ba? Iba, iba, ano ba yan? May presentation ako. Bilisan mo naman. Oh, wait lang. Oh, diba? Chill. Oh, diba? Number 4, return of investment. Hey, man, naku, gusto ko sana sumali dyan. Yun nga lang, bibili ako ng cellphone eh. Gagamitin ko yung pera pang bilang cellphone eh. Ay, friend, sayang, bibili kasi ako ng laptop eh. Ay, friend, naka-ready na for SLR eh. Ay, bibili kasi ako ng motor eh. Ay, bibili kasi ako ng bike eh. Ay, magpapakasal kasi ako eh. Ay, alam mo yung mga ganun, yung may paggagamitan na iba. So, pwede mong ikwento, gamitin yung return of investment na form of closing. So, paano? O, bumili siya ng cellphone, 50,000. O, after one day, 20,000 depreciated na niya. Nabuksan mo na eh. Diba? Nabuksan mo na, nagamit mo na, after a year, o anong value? Wala. Pag nasira, bili. So, nasan ang 50,000 tumubo ba? Pero, pag ginamit mo muna yung 50,000 na yan sa negosyo, diba? Pwede kang matutong magbenta. Pag nagbenta ka, mababalik yung puhunan mo. Ginamit mo yung products mo, naging healthy. Ginawa mo yung business mo. Kumita ka. Hindi lang 50,000. So, ilang cellphone pwede mong bilhin? Ilang laptop pwede mong bilhin? Mas magandang wedding magagawa mo kasi in-invest, hindi siya, mali yung term na invest. Business mo muna. Nagigets nyo, pinalago mo. Yun ang term, okay? Tandaan nyo, yung sana is not an investment. Pag sinabi mong investment kasi, wala ang gagawin. Nagigets nyo, mag-aantay ka lang. Ito, business po, iba yun. Ibang quadrant po ang business at investment, ha? Kaya ingat-ingat po tayo sa mga terminology, okay? Ginamit ko lang yung term na investment dyan sa title ng number 4 kasi title lang siya ng closing. Okay, nagigets nyo? Pero hindi po yan yung sasabihin mo sa client mo. Okay, klare po tayo dyan. So, diba, sulit ka naman dahil may business ka na. Pwede ka naman bumili ng cellphone na feature na mas mahal pa, hindi lang 50K kasi lumago pera mo. Na nagigets nyo yung mga ganon. O, diba? So, sample mo rin siya, i-compare mo sa traditional business. Diba, magkano yung income na pwedeng, i-skip ko na to ha, kasi nalagyan ko na rank. Pero, diba, traditional business, etc. Oh, magkano yung ROI, okay? E pag dito sa'yo sana, magkano yung pwedeng balik? Nagigets nyo? So, yun yung step number 4 po natin, okay? Next, number 5. Yes, number 5 na po tayo. Closing technique number 5. Dreams computation. Ito ay gamit na gamit. Mula na sumali kami sa'yo sana hanggang sa panahon na to. As in last week, nagamit ko ulit to. O, di ba grabe? Ito ata pinaka-gas-gas, di ba? Pero effective, di ba? Dreams computation. So, kasi sa dreams computation closing, ay, ang kapit bahay. Sorry, harinig nyo ba yun? Sorry. Nagwala ang kotse ng kapit bahay. Okay lang ba, guys? Hindi ba sobrang ingay? Ah, wala. So, ako lang nakakaranig. Ah, okay. So, may noise canceling bang Zoom? Wow, winner, di ba? Well, anyway, punta tayo sa dreams computation. Sa dreams computation, ito kasi magpaparealize sa tao ng urgency. Bakit na kailangan ng more income? Okay? So, ito yung mga ginagamit sa mga guests na, okay naman ako sa 20,000. O, masaya naman ako sa meron ako. Magkano sahod mo? 15,000. Yan. Yung mga ganon. Alam mo yung mga taong sumuko na lang sarit sa pangarap nila? Yan. Yung mga taong parang hindi na nila maisip kung ano yung pangarap nila sa buhay yun. O, diba? So, pwede mong gamitan ng dreams computation. So, sa dreams computation, pwede mong ilista, pwede mong isample sarili mo. O, diba? Ako, para hindi masyadong dik-dik na siya, kasi yung direct to the point, ginagamit ko third party.
parang ako, friend, alam mo, kaya din ako napajoin kasi na-realize ko yung dreams ko. Kinompute ko eh. So, sample lang kita ng akin ha. Parang ganun. So, ito kasi ang mga gusto ko mangyari. Simple lang. Ito yung mga gusto ko mangyari sa buhay ko. May house and lot ako. Magkaring nakita ko. So, net 7,000. Alam mo naman dito sa Manila. Maliit na yung 7,000. Diba, may sakyan akong isa, card, family vacation, travel, 2 million savings, marami. So, at least mga 10 million to with multi-million peso savings. Pero friend, alam mo ba, nung nag-work ako, nasa 10,000 per month lang yung save ko. Nung kinumpute ko yung 10,000 per month, in 1 year, that's 120,000. In 10 years, that's 101.2 million. Imagine, friend, sasakyan para nabili ko 10 years. In 50 years, that's 6 million. Friend, wala na ako sa mundong ibabaw. Tapos na rin yung dreams ko, friend. Sasama yung mga dreams ko sa grave. O, diba? Sasama na sa aking huling hantungan ng aking mga dreams. Nag-guess nyo? So, pwede mong i-breakdown yung mga dreams. O tara, sing friend, try din natin. Ano ba yung mga dreams mo? O tara, compute natin. Tapos ano ba yung mga savings? O diba, kunwari, close na man kayo. Nagsabi siya magkano yung mga savings. O diba, o aminin natin, aabot tayo ng 50 years old, di pa na-achieve. Kaya na-realize ko, kailangan talaga ng additional source of income. Yun. O diba? So, minsan na-realize, oo nga, no? Abutin pala ako ng siyam-siyam kung ito lang ang ginagawa ko, kung happy na ako sa savings ko na 500 per month. Diba? Abutin pala ako ng puti ng buko, wala pang natutupad sa mga pangarap ko. O diba yung mga tipong ganyan? Okay po ba? Natutupa po ba tayo, guys? Natutupa po ba? Yan. O diba? Number 6, di ko na sinulat, okay? Pero explain ko na lang. Kasi kailangan maingat tayo dito kasi dapat let's take care sa mga claims natin, this income disclaimers, etc. So, explain ko na lang. So, pwede sa number 6, save time. So, sa mga tao na, pwede mong gamitin to sa mga tao na, ay, wala akong oras. Ay, parang hindi nila makita yung ano bang magiging benefit ko. Ay, malaki din naman ang sahod ko, di ba? So, pag tinumpare, pwede mong i-compare kung ano yung income niya versus ano yung possible income potential sa'yo sana, di ba? Kung saan siya mas makakasave ng time sa kanyang buhay. Okay, hindi ko na ipapakita yung values kasi hey, bawal, okay? Kaya, basta intindihin nyo na yung sinasabi ko. Ingat tayo, di ba? Maraming namumulis ngayon, di ba? Kailangan alagaan natin ang company natin. Hindi tayo hindi mapagalitan, di ba? So, yung tipong ganito, for example, ito yung income niya ngayon versus ano yung pwedeng income potential, saan siya mas makakasave ng time kasi mas makukuha niya agad yung certain amount in a shorter period of time versus sa dati kung wala siyang additional source. So, yun yung save time. Okay? Nag-gets nyo. Pero, syempre, dapat may income disclaimer ka every time na mag-share ka ng mga ganun klaseng information, may disclaimer. Okay? Para, ano talaga, ingat na ingat tayo. Next, your worth per hour. Number 6, your worth per hour. Current salary per hour, per month. Okay? For example, may pinipresentan ka, eh, malaki naman ang sahod. Ay, di ko kailangan yan. 60,000 ako per month. Ah, taray. Dami ko na presentang ganyan. Meron pa ako na presentang ganito eh. Okay naman ako sa 20K eh. Actually, sobra pa nga. Ah, achieve. Sobra daw sa kanya. Nakakabaliw. O, di ba? Ay, nako. Well, anyway. So, ganito po yan. I-compute natin. Sample lang natin ha. Your worth per hour, di ba? Current salary divided by hours per month. For example, 50 hours per week ka nag-work kasi nag-OT ka pa, etc. Dami pong extra work na ginagawa. So, kung 60K ang sahod mo, i-divide mo sa 6,200 hours in one month, that's 300 per hour. Nagigets mo? So, the question is, lahat ng pinaghirapan mo, hirap mo sa buhay, worth lang ba yun ng 300? So, isipin mo, gaano ka katagal nag-aral, gaano karaming libong sinuno, gaano karamahala ang tuition fee, gaano karaming investment, nag-board exam ka pa, etc. Nag-masters, 300 per hour, is it worth it? Diba? Is it your value? Diba? Yun yung iisipin nyo. Now, eto ha, may story, ito classic na story na kinikwento sa amin ng mentor namin, si Mentor Caleb. Favorite ko to hanggang ngayon, imagine, no? NDO ko pa yan nung nagsimula ako. Diba? Ngayon, 10 years ako sa isana. Alam ko pa rin. Kasi mga 100 na NDO ni Mentor Caleb inatinan ko. Memorize nyo. Diba? So, ano po yung laging kinikwento sa amin? Yung value, okay? So, ito yung question ko. Kwento ko naman sa inyo. Sagot kayo sa chat box, ha? Sagot kayo sa chat box. For example, ako, tinanong kita. Ano ang sa tingin mo part ng katawan mo na importante? Ano yung part ng katawan mo importante na talagang
kailangan mo siya sa buhay mo. Actually, lahat. Pero pili ka ng isang talagang masasabi mo. Importante. Brain, puso, mata, liver. Oh, di ba? Liver. Kasi pag tsugi ang liver, wala ka na. Tsugi ang brain, wala ka na. Tsugi ang puso, wala ka na. Bunga nga. Oh, di ba? Kailangan. Mahilig ka pa sa food. Di ba? Mata. Oh, sige, kamay. O ngipin. O, di ba? May ngipin. O, ito. Sample lang ito na lang mata. Kasi, di ba, very, di ba, mata. Sabihin natin, also, marami namang taong kaya mabuhay ng walang paningin and nagsusurvive. Pero, ngayon, ito may paningin ka, nakita mo yung value niya, di ba? Kung tanungin kita, bilhin ko yung isang mong mata, 1 million. Benta mo ba sa akin? Sige nga, sagot mo nga po sa chat box. Bilhin ko ngayon, 1 million mata. Isang pirasong mata, isa pa naman, grabe ka naman. 1 million. Kakash na nga. Yan na. May isa ka pa naman. Grabe ka naman. Uy, may mag-iing. Grabe, kung sino itong nangyayon. So, di ba, 1 million na mata. Di ba, no. Pera lang yan. O, di ba? No. What? May isa pa naman. Di pa naman di makakita. Grabe ka. Pero di ba, sabi mo, ayaw mo ibenta ang mata mo. Yung isa daw, 10 million. So, pag 10 million, oh, yes, ang basa yung mawalang mata mo. Di ba? Grabe. O, ito, isipin nyo. Itong million, ayaw mong ibenta yung mata mo. Tama, 1 million, ayaw mo ibenta. Pero bakit ka pumapayag na buong pagkatao mo, head to toe, utak, mata, bibig, kamay, puso, buong pagkatao mo, lahat ng oras mo, binabayaran ka lang ng 300 per hour. Ibig sabihin, bayan ang worth mo. Ah, di ba? Ay! Buong pagkatao mo, binili 300 per hour kasi 60K ang sahod mo, di ba? Oh, di ba? Natuto ka doon, o, di ba? Yun. To realize your value per hour. Ito, i-compare ko lang. Hindi ko na sinulat, pero i-verbal ko lang, ha? I-verbal ko lang, mga kapatid. Again, income disclaimer sa aking i-verbal. Itong sasabihin ko po ay, di ba, income disclaimer earning per trade are, in this presentation are not necessarily representative of any income in USANA. O, di ba? Income disclaimer. So, i-compare ko. 300 per hour versus, for example, isang tao na ang rank ay katulad ko. Yan. Example lang ha, rank ay katulad ko. Yan. Example ko lang to ha. Okay. Sabihin na natin na na sagad na tayo sa 1 million. Ha? For example, 1 million isang buwan. Example lang to ha. Sample. Yan. Income disclaimer ha. Ulit ko. Sa sample lang ko lang ha. Income disclaimer, 1 million, 1 million ka isang buwan. Tapos, nagtatrabaho ka lang ng mga 5 hours per day o di ba in times 5 times a week, so mga 20 hours a week for example, kasi one na 1 million sa buwan, 20 hours per week, i-divide mo yung 20 hours per week sa 1 million, sa 1 million example. So magkano yon? So lalabas yan ng mga 8,000 pesos per hour. So yun. Yun yung versus na pinaglalaban natin. Tingnan niyo. Kaya, di ba, 300 per hour versus kung ano yung pwede mong value. So, kaya nga dapat, alam mo kung ano value mo. Kasi kung hindi mo alam, payag ka talaga. So, ito yung tanong ko sa'yo. Paano kung hindi ka 60K pa? Paano kung lower pa dyan ang sahod mo? Paano lower pa dyan ang sahod mo, tapos 12 hours a day ka pa? I-compute mo na lang magkano per hour. And ask yourself, is that your worst? Oh, di ba? Nagigets nyo? Yan. So, guys, hindi ikaw yan, ha? Hindi kayo kinakausap ko. Closing technique tayo. Pero bakit parang ikaw ang tinamaan? O, di ba? Yes. Number 7 yun. So, number 8. Okay, punta na po tayo sa number 8, mga friends. Ang number 8 po natin is smart positioning. Alam naman natin ang smart positioning. Minention ko na kanina, pero i-mention ko ulit. Ito yung mga hindi pa makadecide. Kulang-kulang na ng konting push. Kung ikaw ngayon, lahat na ngayon, team up, step up, double points. I'm sure marami kang kinakausap. Huwag mo naman pangakuan na ako na bahala sa isang mong leg. Ay, huwag ka mangangako. Kasi, mag-expect din na tatrabahuin. Maling mindset yung ganun, yung one leg lang ako. Ikaw bahala sa kabila. Ay, walang ganyang negosyo. Ikaw yayaman, bigyan kita kabila. Ayos. O, diba? Kung ikaw ay na-spill over na apply mo, it's okay, swerte, blessing. Pero, huwag mong isipin na yun ang takbo ng negosyo. Kasi, minsan, kaya may ganung mindset ang mga tao kasi closing pa lang sinasabi na. Huwag mo sabihin.
paano kung mga pinasok mo sa kabila niya, lahat negative, patay lahat, o diba, hindi mo mamamaksot yung kabila, paano yun? So, dapat, sabihin lang ganito, oh, mamaya may pipresent na ako dalawa, sayang, pag sumali yun, points din yun, hindi natin masabi, paano kung magdire-diretso sa business, maraming bagay. Kaya, eto friend, na hindi ko naman din alam kung ano magiging nyari sa future, pero maganda na ninyong mauna ka para at least sigurado na in case man lang mag-join yun, eh, makakuha ka ng benefits. Although, hindi ko naman sinasabi na paghuli ka, eh, dito naman, hindi naman mauna-una eh, kahit na mahuli ka, pwede ka pa rin magtagumpay. Sayang din, nandito na yung chance. Ayaw mo pa ba? Ano bang gusto mo? Ikaw magbigay o ikaw bigyan? No? Di ba? Pag ikaw, ikaw ang magbibigay ng points. Pero kung ikaw ay nauna, ikaw ang nabigyan. So, tanggapin mo na ang blessing na nauna ka na. Yan ang iyong smart positioning. Okay? Basta ingatan po. Huwag po magpa-promise. Ako bala sa isa. Ako na bala sa isa, isa ka na lang. Ay, mali, mali yan, mali. Hindi mo mapapromise yun. Kasi hindi mo naman alam kung ano mangyayari sa mga ipapasok mo. Paano kung wala kumariba? Paano kung 20 na pinasok mo na quit lahat? Oh, pwede naman mo yun. Paano kung wala? Do not promise anything like that. Nasabihin mo lang kung ano yung mga tamang expectation. Oh, di ba? Next number na. Yes, matatapos na po tayo. Okay, nandiyan na. Nandiyan pa ba kayo? Guys, buhay pa ba tayo? Okay, kaya pa. Kaya pa. Aray, go pa ba? Gusto niyo pa po yung dalawa. Okay. Next number 9, teamwork and trainings. Ito, sinasabi po talaga to. Hindi to klase. Hindi siya optional. Ako, dapat mo talaga siyang sabihin. Kasi ito yung magsasagot ng kanilang mga haka-haka at mga kuro-kura agam-agam. Di ba? Usually, takot din na hindi nila alam gagawin, paano mag-uumpisa, anong gagawin, kung di ko alam, hindi ako marunong. Yeah. So, dapat, imi-mention mo talaga kung ano yung mga support system na meron ka, anong support system na sa team, di ba? Ano yung mga skills training na meron, paano siya mag-uumpisa, anong sistema, di ba? Ano yung mga personal development, di ba? Kung hindi naman yung Zoom trainings available, yung mga online trainings available, lagi mong imi-mention yan. Yung support, kasi yan yung mga gusto nilang marinig, okay? And last but not the least, eto, from ako guys, minsan, hindi ko na ginagamit yung ibang closing techniques. What's your story lang minsan, sapat na. Kaya dapat alam mo yung what's your story type of closing. Very important. Okay. So, ikaw nagpe-present, lalo kung personal guest mo, tapos sabihin mo yung story mo. Tama? May yung background mo, what didn't you like, what you didn't like in your past. Diba? You found a solution. Ano yung nakita mo solution? And how you feel about your future. So, yun yung parts ng telling your story. Guys, wag mong babawasan yan. Kasi pag binawasan mo yan, for example, tinanggal mo yung what you didn't like. Ang nilagay mo lang, background, you found a solution, you feel about, you, what, how you feel about your future. Magmumukha ka sa stock doon. Para ka may binibenta. Pero pag i-share mo kasi talaga yung sincere background mo, ano yung mga hindi mo nagustuhan nung nangyari sa'yo, at ano yung naging solution na nakita mo, at ano yung nakikita mo yan sa future kasama siya, yun ang powerful kasi it's very sincere. Okay? So dapat tama ang how you feel your yung telling your story. Okay? So, kapag nagkwento ka ng story, sabihin mo yung goals mo, syempre hindi naman yan assurance na, uy, pag sumali ka dito, one year, mag-diamond ka. Hindi, walang assurance na gano'n. Kasi hindi mo masabihin eh. Pero you can tell them ano yung plans mo, ano yung goal mo. Okay? For example, ako noon, naalala ko, shader pa lang ako. Wala naman akong mapapakitang check stub. So, ano papakita ko? Ano nga nang hanapin ko lagi yung upline ko para mag-closing at pakita yung check stub niya? Diba, hindi naman pwede yung gano'n. Kasi kailangan mo rin mag-close on your own. Oh, paano? So ako, sinishare ko. Ako, friend, nagsisimula pa lang ako. Ngayon, ito pa lang ang kita ko. Pero seryoso ako sa negosyo na to at decidido ako. Talagang willing akong matuto at gagawin ko yung best ko para maging successful ako sa business na to. Friend, abangan mo, magiging successful ako. Pag ikaw sumama sa akin, sabay tayo. Sabay tayong aangat. Sabay natin gagawin, sabay natin pupuntahan ng mga travels. Kasi ako, decidido talaga ako. Sumali ka man o hindi, magtutuloy ako, ilalaban ko, makukuha ko pangarap ko dito. Ay, te, pag ganyan mo sabihin sa prospect mo, nanginginig yan, ay, may iwan ako, payaman to, sasali ako dito. O, di ba? Matatakot siya, alam niya, nakikita na nagliliyab ang mga mata mo. Alam mo yung feeling na fear of missing out? Alam mo yung gano'n na tipong grabe yung kaibigan ko, seryoso. Mukhang siya sa, naku, kakapit lang ako dito, laya, kasama na talaga ako. Alam mo yung gano'n?
yan talagang pinakapamatay na closing. Kaya ang hinuli ko yan. Kaya ako nilagay yan sa number 10 kasi powerful yan. Ikaw yan eh. Sincere yan eh. Walang sales talk yan. You're sharing your goals to your prospect. You're sharing how sure you are to your prospect. Nakikita niya yung confidence mo. Nakikita niya yung conviction mo. Tandaan mo, dalawang bagay tinitingnan sa inyo ng mga tao. Confidence and conviction. Di niya tinitingnan gano'n nakalaki kinita mo. Hindi mo niya tinitingnan kung bago ka pa lang o hindi. Kung nakita niya confident ka, nakita niyang seryoso ka, nakita niyang magiging successful ka talaga. May burning desire sa iyong mata, tapos na laban. Diba? Huwag kang matatakot na sinasabi, ay nako, magkano na ba ang kita mo? Ito pa lang, pero nagsisimula pa lang ako. At tandaan mo to, seryoso ko, aaralin ko to, magtatagumpay ako dito, sumama ka man o hindi, kaya sumama ka na. Oh! Ano bang gusto mo? Mag-like ka lang sa picture o kasama ka talaga sa travel? Oh! Kasama kita sa travel, nasa picture ka, o magla-like ka lang. Kasi ako talagang gagawin ko talaga yung best ko dito. Yun. Pero ito po yan. Paano mo sasabihin yun kung hindi ka 100% confident sa sarili mo? Kaya make sure, gusto mo bang gamitin yung number 10 ng effective? Gusto mo bang maging powerful talaga yung number 10 way of to close? Siguraduhin mo muna yung sarili mo na sigurado ka. Kasi, kung hindi ka all in, kung hindi ka 100%, or nothing. Hindi pwedeng kalahati. Walang ganon. Walang hilaw. Walang hilaw na naging successful. Gusto mo talagang ibigay? Itodo mo, ibigay. Hindi ko sinasabi mag full-time ka. Ito na naman, mag-misinterpret na naman tayo. Patay tayo dyan. Hindi ko sinasabi. Kaya sinasabi ko, give your best. Full-time ka man o part-time ka, hindi natin pinag-uusapan kung anong full-time o part-time ka. Ang pinag-uusapan natin is, how sure are you that you're going to be successful? Kasi kung ikaw ay 100% sa sarili mo, magiging successful ako, gagawin ko yung best ko, hindi ako mag-quit. In the next 10 years, I will make sure na makuha, nandito pa rin ako, kahit mahirapan ako, kahit pagtawanan nila ako, nandito ako, sigurado ako sa sarili ko, this is it, wala nang ibang way, this is it, sigurado ako, magiging USANA diamond ako. Pag ganyan ang mindset mo, 100% decidido ka, kahit nahihirapan ka, kahit nagsisimula ka, nakikita ng prospect yan. Nakikita ng prospect ang confidence at conviction mo. Yan ang reason bakit sila sasama sa'yo. Okay? Kaya guys, gusto mo talaga na matindi ang closing, isigurado mo muna ang siguro sarili mo. Kasi, kung ikaw mismo, 50-50 ka, kaya ko ba? Naku, nakakahiya. Naku, pag, eto yan. Sige, sign. Nasa na po ba yung mga constellation? Nag-align po ba yung mga constellation? Pag nag-align po yung constellation, nag-pay in ito, sign na mag-USANA ako. Pero pag hindi po nag-align ang constellation at hindi siya nag-join, hindi po ako mag-USANA. So, antayin ko na lang po ang sign. Ay, umayos ka po! Hindi ganyan! Gusto mo talaga maging successful? Ngayon pa lang, itagamot sa bato, sabi mo sa sarili mo. Hindi ako mag-quit, mag-stay ako dito for the rest of my life. Kahit anong mangyari, nandito ako. I will make sure that I will make things happen. Matagal man, mahirapan man ako, nandito pa rin ako. At yung mga taong sasali sa akin, diba, gagawin ko yung best ko matulungan sila at masama ko sila kung saan ako papunta. Ay, pag ganyan ang confidence level mo. Friend, maniwala ka. $40 income mo, di ang titingnan. Diba, ang titingnan is kanino ba siya sa tali. Oh, di ba? Powerful po talaga ang number 10. Kaya hinuli ko yan. Kaya sabi ko nga sa inyo, through the years, yan lang po ang lagi kong sinasabi, di ba? Yan lang naman ang gusto makita ng mga tao eh. Sa'yo. Kasi hindi sila sasali sa'yo. Kahit malaki pa ang income mo, pero hindi ka sigurado na matutulungan mo sila, hindi sasali yan. Sasali yan sa gigil. Sasali yan sa sigurado. Sasali yan sa alam nilang hindi mawawala. Sasali yan sa alam nilang hindi mag-quit. Sasali yan sa alam nila talagang gugustuhin ang magtagumpay. Oh, di ba? Nagigas nyo? Okay, so guys, ano? Pay-in na po ba kayo? Pay-in ka na ulit? Yan. Sino pong nag-pay-in na ulit? O, di ba? Yung iba dyan, nag-pay-in na ulit. O, di ba? Napatribisi ka na ba ulit? Di ba? Siguro kung nag-pay-in na kayo ulit, gabi, shoot na ako sa 9,000 SVP ngayon. Okay. So, pagpahan natin ang last. So, that's the last. Okay? Sabi ko nga dito, pag hindi pa rin, grabe. Ginamit mo ng 1 to 10, hindi pa sumali. Ay, te, ibang usapan na yan. Pag hindi pa rin sumali, assess mo, 1 to 10, nasan ba siya in joining? Pag sinabi niya ang mga 5, maraming objections. So, tatalon ka na po
sa handling objections. At yung handling objections po natin is ibang training po yan. So abangan po natin kung kailan po magkakaroon ng next training yan. Okay? So with that, that's the end of my training. I hope you learned something, guys. Okay? So thank you so much and God bless. Okay? Have a great night. Okay? And thank you for having me. So I will bring back the mic to our host, Ma'am Ivy Caral. Thank you so much, guys. God bless and good night.